guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, and it's me, Leng. So, for today's vlog, mag-Q&A tayo dahil, wala lang, gusto ko lang magkaroon din kayo ng konting background kung ano yung background ko. So, gusto kong i-share sa inyo, guys, kung sino si Darlene sa totoong buhay, or syempre, gusto ko rin malaman nyo kung sino ba talaga ako, guys. So, gusto kong magpasalamat muna sa YOTP Fam or sa YouTubers of the Philippines na group page na palaging sumusuporta po sa amin. So, maraming salamat po, mga ka-YOTP Fam. Without further ado, let's get started! First question kay Ate Mayumi Sarino. So, sabi niya dito is motto in life. So, yon. Alam ko naman na yung motto kong to is motto din ng lahat. So, yung motto ko is time is gold. Bakit? Kasi gusto ko, guys, lahat ng bagay na ma-manage ko ng maayos. So, gusto ko on time lahat ng mga ginagawa ko. Gusto ko ngayon, kung may gagawin ako ngayon, gusto ko agad-agad din matatapos kung wala naman din akong gagawin. Then, halimbawa, kung may gusto akong bilhin. So, kung kailangan talaga yon, bibilhin ko siya kahit nasa hard time ako, guys. Then, dahil gusto ko talagang namamanage lahat ng mga kailangan kong gawin. Kaya para sa akin, yung motto ko talaga is time is gold. Napaka-importante ng oras sa akin. Dahil ayoko yung may mamimiss akong isang bagay sa isang araw. Kaya yun ang motto in life ko. Time is gold. For example, guys, gusto kong mag-vlog ngayon. So, gusto ko, pag nag-vlog ako ngayon, mamaya gusto ko i-edit ko siya at may upload ko rin siya agad-agad. So, ganun po ako, guys. Pero syempre, pag hindi naman maganda yung content na in-upload ko or na-videohan ko or na-vlog ko, hindi ko upload yun. So, yon. Number 2 question kay Just Love Vlogs. Ayan. Ano po yung pangarap na gusto mong abutin? So, simple lang naman yung mga pangarap na gusto kong abutin. Makatapos sa pag-aaral, lahat ng mga estudyante, syempre, pangarap yan, guys. Makatapos ng pag-aaral, pagkaroon ng sariling bahay, syempre, in the future, gusto mo rin mag-settle ng maganda or mag-settle ng ayos na buhay. Syempre, magkaroon ng magagandang sasakyan, guys. Syempre, hindi naman bawal mangarap. Syempre, kung nangangarap ka na lang din naman, edi taasin mo na, diba, guys? Taasin mo na yung pangarap mo. Then, syempre, pangarap ko rin yung ma-monetize dito sa Facebook. Ay, dito sa YouTube. Dahil, syempre, para naman maging worth it lahat-lahat ng mga ginagawa ko dito. So, yun ang mga pangarap ko. Ang dami, diba? Wala namang masama doon kung marami kang pangarap. As long as na wala kang tinatapakan na tao habang inaabot mo yung pangarap mo, wala namang masama doon. 3 question kay Kuya Jetco Official. Ano ang bagay na hindi mo pwedeng hindi bilhin in the year 2040? So, ano nga ba? Napaka-advance mag-isip ni Kuya Jetco, guys, ha? So, syempre, 2040, bali 20 years nang nakalipas nun, no? Yung dahil 20 years nang nakalipas yung ganitong pandemya or epidemya. So, para sa akin, yung hindi ko pwedeng bilhin talaga in the year 2040 is yung, alam nyo na, guys, syempre, galing na tayo dito sa ganitong sitwasyon. Hindi naman natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Kaya, kailangan mong maging ready. So, para sa akin, wala namang masama siguro kung palagi kong bilhin or hindi, bilhin ko palagi yung alcohol, face mask, mag-stock ng food, yan. Yan ang para sa akin na hindi ko pwede talagang bilhin in the year 2040. Dahil walang nakakaalam, guys, kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Then, number 4 question kay Arish Andales Ahilod. Ano yun? Irish Andales Ahilod. Anong pinakamahirap na pinagpilian o desisyon na naranasan mo? So, para sa akin, guys, yung studies or work. Kasi that time, first year college ako. So, pinagsabay ko yung studies and work. Then, dumating ako sa puntong, hindi ko na sila kayang pagsabayin. Dahil, alam niyo na, guys, napakahirap na maging working student. Lalo na kapag full loads ka, 'di ba, guys? Napakahirap 'yon. So, dumating ako sa punto talaga na mamili ng isa. Kaya pinili ko yung studies, syempre. Mas mahalaga yung studies. Pero na alam niyo 'yun, guys, yung temptation nandoon pa rin. Syempre, gusto ko rin yung work kasi nagsasahod na ako, 'di ba, guys? Sa pag-aaral wala namang sahod. Aral ka lang ng aral, pero mas pinili ko pa rin yung studies kasi 'yun ang mas alam kong
matutulungan ako in the near future. Then, question number 5 kay Chelly Octubre. Do you have a backstory why you started vlogging? So, wala naman akong backstory or background story sa pag-vlog. Wala naman din akong pamag-anak na nagbablog. Ay, meron naman pala, pero hindi naman sila, hindi naman din sila ganun ka, alam mo yon, hindi naman din ganun ka labong yung kanilang channel. Pero, na-inspire lang kasi ako talaga kaya ako nag-vlog. Na-inspire ako sa mga TikTokers ko na nag-vlog din sila kaya na nag-TikTok sila. Siyempre, guys, kung saan ka pwedeng, alam mo yon guys, let's be practical. Kung alam mo saan ka pwedeng kumita or alam mo yon yung mapapakinabangan mo yung iyong talent, syempre doon ka pupunta guys, di ba? Kaya wala man akong background story sa vlogging. Then, question number 6 kay John Louis B. Makiling. So, describe yourself in one word. And bakit yun ang napili mo? So, describe yourself in one word, independent. Bakit yun ang napili ko? So, kwento lang pala guys, no? When I was in nursery level, so yun, napansin ni mother na kaya kong uwing mag-isa kahit wala akong kasama guys. Kaya kong uwing mag-isa sa bahay. Then, until now, ganun pa rin ako guys. Lalo na nung nag-abroad si mother. So yun, syempre napaka-challenging para sa akin yun. Umalis si mother, nakasama ko lang si papa tsaka yung lima kong kapatid. Syempre guys, para sa akin, magandang experience din yun kasi ako yung parang tumayong ina nila. Yun, parang para sa akin, natuto akong magluto ng mga ulam, natuto akong mamalengke, di ba guys? Sa murang edad ko, so parang namulat ako agad dun sa ganung trabaho. Pero wala namang problema sa akin yon dahil gusto ko rin yon guys. Kasi kung gusto mo talagang ginagawa mo, talagang matututo ka guys. Yun nga din, nag-college ako, pinasok ko yung mundo ng working student. So yun, gusto ko rin. Siyempre, bilang panganay, sinusubukan ko rin tumayo sa sarili kong paa kahit papano. Yung para masustain ko yung pangangailangan ko or yung mga personal na pangangailangan ko kahit hindi ko naiasa sa mga parents ko. So yun. Then question number 7, kay Mikmik, kay Kuya Mikmik Castillo. Dream destination mo and why? So, para sa akin, dream destination ko is yung Iceland. Guys, alam nyo ba, na-inspire ako talaga ng true night and day dahil dun sa Aurora Borealis. Yan. Na-inspired ako dun sa lugar na yan. Ayan, guys. Na-inspired ako sa lugar na yan. Kasi, na-inspire talaga ako. Kasi gusto ko siyang puntahan, napaganda ata nung ano, yung makikita mo dun sa Kalawakan, makikita mo mayroong green na umiilaw. Siyempre guys, hindi mo naman yun nararanasan, hindi mo naman yun makikita dito sa Pilipinas, di ba? Kaya para sa akin yun yung dream destination ko, gusto ko rin siyang maranasan. Then dito naman sa Pilipinas, gusto ko rin siyempre pumunta sa Palawan. Dahil mahilig ko akong mag-beach din, masarap mag-beach lalo na. Mahilig din akong magpaitim. So yun, hindi na tayo magpapaputi guys, kasi hindi naman tayo talagang maputi. So kung ano yung skin mo, tanggapin mo. Then number 8 kay question ni Ate Elo Zarzuela. Anong mas gusto mo? TikTok or YouTube? So, let's be practical here guys, no? Syempre kasi sa TikTok, upload ka lang upload ng video, wala kang kikitain. Kasi na, wala talagang kita sa TikTok. Pero, merong mga sponsor na pwede magbigay sa'yo guys. Pero hindi naman basta-basta si maabot yun. Dahil kung hindi ka rin naman sisikat or kung hindi ka rin sikat sa TikTok kahit nasa anong social media platform, hindi ka mapapansin ng mga nagbibigay ng sponsor. And then, tsaka guys, yung TikTok para sa akin, pang ano lang siya pang palipas lang ng lungkot or ng inip, yan, boredom, yun, ganun. Then, yung YouTube, mas gusto kong yung YouTube kahit na bago-bago pa lang ako dito sa YouTube guys. Dahil yung YouTube para sa akin, kapag guys, na-enhance mo yung talent or skills mo dito sa YouTube, and then may natutulungan ka dito, syempre guys, worth it lahat ng ginagawa mo dahil nagsusweldo ka na. Bukod sa nagsusweldo ka na, may natutulungan ka pang tao. So yun, para sa akin, mas gusto ko yung YouTube talaga kahit na bago-bago pa lang ako dito sa mundo ng YouTube. And then, number 9, kay Wilmer Garcia Mateo. So, if a genie gives you 3 wishes, what would it be? So, 3 wishes ha. So, para sa akin, yung tatlong wishes na gusto ko or kung bibigyan ako ni Genie ng tatlong wish. So, ano yun? First, mawala na sana yung epidemyang ito, guys. Then, pangalawa, bumalik na sa lahat yung normal. Then, pangatlo, syempre, mamonetize sana. So, number 3, so yun, makatapos ako ng pag-aaral. So, yun ang aking 3 wishes na, yun nga. Then, number 10, kay Ate Yan Villanueva. Paano ka naging isang mabuting ate sa mga kapatid mo dahil alam naman natin na hindi ito madali lalo na sa panganay na anak dahil lagi silang na-pressure pagdating sa magulang at kapatid. So tama po ang question ni Ate Yan. Bilang panganay talaga, nakaka-pressure talaga to guys, lalo na kung marami kang kapatid. Guys, biro mo, 5 yung mga kapatid ko. Nakaka-pressure talaga to guys. Lalong-lalo na nung talagang nag-abroad si mother at ako ang naiwan. So ayun,
ako yung tumatayong, sabi ko nga kanina, ako yung tumatayong parang nanay nila, guys. Siyempre, inuutusan ko sila. Siyempre, hindi daw maaalis yun. Then, pero siyempre, masasabi ko lang kung paano talaga ako naging mabuting ate sa kanila is, siyempre, kapag merong parents meeting, so, sa school nila, ako yung pupunta, ako yung nagluluto ng mga ulam nila or ng mga kakainin nila. Ako yung naglilinis ng bahay namin. Ako yung minsan gumagawa sa assignment ni Bunso. So, para sa akin, dun sa point na yon, yun talaga yung level or yung moment na talagang naging mabuting ari ako sa kanila, guys. So, that time, syempre, kailangan mo rin makita or kailangan mong pansinin yung mga ginagawa nila dahil wala nga yung mother namin. Kailangan ko rin silang pagsabihan pag meron silang nagagawang mali, guys. So, yun siya. Nakaka-pressure maging ate, pero i-enjoy mo lang. Huwag mo masyadong seryosohin, guys. Madali lang ang buhay. So, question number 11 na pala tayo kay Charisse Ma. Sabi niya, what most unforgettable moment in your life is yung nabaptize ako, guys. So, yun. Then, tinanggap ko si Jesus Christ sa buhay ko as my savior. So, yun ang most unforgettable moment sa buhay ko. Nung nabaptize ako. Then number 12 kay Jam Karen De La Paz Libunaw. Ano yung pinaka-challenging na situation sa buhay mo na napagdaanan mo and paano mo ito na-overcome? So napaka anong tanong nito, guys? Napakalalim na tanong. 20 years of existence dito sa mundo, guys. So naranasan kong makabelde sa magulang ko. So nung 12 years old ako and high school student ako noon, alam niyo na, guys, ang dami kong barkada talaga na BI na talagang kapag meron silang gimmick, sumasama ako. Siyempre, si mother gusto niya nasa bahay lang. Pagkatapos sa school, bahay lang. So, yun ang gusto ni mother. Eh ako noon, dahil ang dami kong barkada, siyempre naiingit ako sa kanila. Pagkatapos nila sa school, pupunta sila kahit saan nila gusto. Alam niyo yun, guys. Masaya sila. Siyempre, bilang kabataan noon, guys, na syempre, hindi mo maalis kasi yung parang gusto mo rin yung ginagawa nila dahil yun yung nakikita mo eh. So, yun, dumating ako sa punto na talaga na naging rebelde ako, lumayas ako sa amin, yan guys. So, ang dami kong ginawa noon na ayaw ni mother. And then, paano ko siya na-overcome? Simple lang. Syempre, meron din naman akong puso, guys. Then, tinausap ako ni mother, then yun. Parang naisip ko rin na hindi talaga makakatulong sa akin yung ginagawa ko. Kaya, sabi ni mother na aalis ako sa eskwela or sa school ko dati. Then, itatransfer ako sa ibang school. So, yun, pumayag ako. Then, pagkadating ko doon sa new school ko, syempre, new environment, new friends. Yon, tinanggap ko sila, then kinalimutan ko yung dati kong gawain or experience ko dun sa previous or dun sa last school ko. So yun, ganun ko siya na overcome. Nakinig ako sa magulang ko, guys. Syempre wala namang ibang tutulong sa'yo kung hindi yung magulang mo at the end. Then number 13 kay John Sebastian Pargas Mangilin. Bakit niyo po pinasok ang pagbablog and YouTube industry? Sabi ko nga kanina, na-inspire ako doon sa mga TikTokers ko. And then, guys, syempre, para na rin sa akin to, guys. Para na rin masave ko yung mga memories ko, masave ko yung moment ko, guys. Alam mo yon, guys. Pero, syempre, pagdating ng panahon, gusto mong makita or gusto mong balikan kung nung panahon mo, ano yung ginawa mo, di ba, guys? Ganun yun, eh. So, yun lang. Then, yun ang dahilan kaya pinasok ko talaga yung YouTube industry. Hindi naman porket dun sa sahod, guys. Hindi naman talaga dun. To be honest with you, hindi talaga dun, guys. Gusto ko rin makasave ng memories. Number 14, kay Maria Angela Ceredilla. Love or passion? For me, both, guys. Kasi, when you have passion talaga for something, you really love it, guys, even when you hate it. Kasi, kung talagang hilig mo yung ginagawa mo, kahit na anong mangyari, guys. Kahit na, example na lang, guys, itong pagbo-vlog. So, alam naman natin na passion natin yung ginagawa natin. Gusto natin, hilig natin yan. So, hindi pa rin maaalis sa isip natin na tatama rin ka. So, yun. Kahit na tinatamad ka, at least, alam mo sa sarili mo na gusto mo pa rin yung ginagawa mo. So, yun. So, last question kay Kuya Gideon ko. Paano mo nakilala si Jesus Christ sa buhay mo? So, guys, way back 2009. Then, 9 years old ako noon, guys. So, pumasok kami or nagsimba kami sa mga Christian church. Then, doon merong, alam mo yun, guys, merong children ministry. Ang dami namin pinag-aaralan noon kung sino si Jesus Christ, so kung sino-sino yung mga 12 apostles niya, yan. So, ang dami namin pinag-aaralan noon. Pero, syempre, guys, bata pa lang ako noon. Nag-curious pa rin ako kung sino talaga sila, kung ano yung mga yon. Syempre, bata ka pa lang, eh. Hindi ka pa naman talaga mature about doon. Then, hanggang sa magkamalay-malay na rin, guys. So, yun, nabaptize ako. Then, 16 or 15 years old data ako noon nung nabaptize. Then, syempre, guys, nagmamature ka na rin doon sa age na yon. So, doon ko nakilala talaga si Jesus Christ sa buhay ko dahil ang dami niyang ginawa sa buhay ko, dami niyang binago. Then, tinanggap ko siya as my Lord and Savior talaga, guys.
Then, ma-feel mo naman kasi yon guys, na kahit na napakasalanan mo, napaka, makasalanan kang tao, but then, tanggap ka pa rin niya. Tanggap ka pa rin niya kung ano ka. Kasi guys, wala namang ibang tatanggap sa'yo kung hindi si Jesus Christ or ang Diyos. So, yon. Kapag nagpe-pray ka sa kanya or kapag nakakausap mo siya or kinakausap mo siya, guys, ma-feel mo talaga na nandyan siya sa tabi mo or talagang tanggap na tanggap ka niya kahit na sino ka pang tao. So, yon. Doon ko siya talagang nakilala, guys. Dahil ang dami niyang mga dami niyang ginawa sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ko, pati sa pamilya namin. So, yan na. Nawa, sa mga tanong niyo, guys, nabigay ko yung best answer para sa inyo or sa inyo na gusto niyong malaman talaga na about sa akin. And, kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe na and click the notification bell down below para palagi kang updated sa mga bagong video. So, dito lang po. Nagtara po sa ating vlog for today.